So yung mga business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Mga kaibigan, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga bagong kaibigan na nandyan and of course lahat ng ating mga ka-business family. Salamat po sa inyong taus-pusong pagsuporta. Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pong bibigyan ng reaksyon ay itong series of videos na nangyari nga ho kay Lito at Vera. Bagamat huli na ito, pero gusto ko pong ibigay ang aking saloobin at reaksyon sapagkat may mga nakita tayong mga kakaibang mga komento sa comment section na gusto din natin bigyan ng pagkakataon na maibigay ang aking opinyon. Sana po mga kaibigan, ang hiling ko lamang tapusin ninyo ang video hanggang sa dulo nang sa ganun po ay malaman ninyo kung ano po ang aking mga punto de vista na nais pong sabihin. Again, disclaimer lang, hindi po natin minamasama ang mga komento ng ibang tao sa comment section bagkos ito po ay kaparte lamang ng tinatawag natin na pagbibigay reaksyon sa lahat ng mga kaganapan. Una sa lahat mga kaibigan, sino po si Lito at Vera? Ito po mga kaibigan, si Lito at Vera, batid naman natin na from the beginning sila po yung lumapit kay Kabusiness. At dahil nakita ni Kabusiness ang kalagayan ni Lito, ay hindi ito nagdalawang isip na tulungan sila. Dinala ni Kabusiness sa kanilang bahay at mula noon ay itinuring na niyang pamilya. Maraming mga pagkakataon na tila parang roller coaster ang buhay ni Lito at Vera. Maraming mga ups and down pero hindi sinukuan ni Kabusiness. Bagkos mas lalo niya itong niyakap at inunawa. Hanggang sa puntong ito na nga po, unti-unting nagkakabuhay na naman ang pagsasama ni Lito at Vera. At sa pagkakataong itong mga kaibigan, dito po sa usapin na humiling si Lito na magpapakasal sila, dito tila umugong ang ilan sa mga komento na parang hindi naunawaan ng iba nating mga kasama ang mga pangyayari. Hayaan nyo itang himayin natin ang bawat isa. Sa unang videong ito mga kaibigan, papakita ko po yung clippings. Panoorin po natin ang video ito. Ito, no? Ito ay tunay na pagmamahal sa akin. Ano? Kaya nung nagpahayag, nabasa ko yung message, no? Ni Ate Evelyn. Ay sinikap ko rin talaga. Nag-isip din ako ano kayang pinakamabuting paraan, no? Para yun nga maayos ang lahat. Kasi naghayag siya ng kanyang... Okay. Sabi ni Kabusiness, ito ay tunay na pagmamalasakit. Kasi nga po, tulad ng sinabi natin, nung una, parang blind si Kabusiness sa mga nangyari. Ang lahat ng kanyang napapakinggan ay ang mga kwento lamang ni Lito. Pero ito ng panahon na hinihiling ni Lito na magpakasal sila. Marahil mga kaibigan, habang nakikita ng mga kamag-anak ni Lito itong pangyayaring ito, ay tila na alarma sila. Kaya isa sa kanilang kamag-anak ang nagpaabot ng mensahe dito kay Kabusiness. Actually mga kaibigan, may lumabas ngang komento dito, sabi nga, na-reach out o nag-reach out. Okay? Hold on tayo doon, bibigyan ko ng komento. Tuloy tayo dito. Ang daming doon sa message, may nga nabanggit ko na kanina na masama loob nila. Sabi nga doon sa mga napapanood nila, naririnig nila mga sinasabi nila sa kanila. Okay. Sinabi ni Kabusiness, masama ang loob nila tungkol sa mga sinasabi. So kumbaga mga kaibigan, nagkaroon ng eye-opener si Kabusiness dahil sa mensaheng ito. So doon sa katanungan na reach out or nag-reach out. Ako para sa akin, ano pa man yun, ano? Ano pa man yan? Tamang hakbangin pa rin yan ni Kabusiness. Tamang hakbangin pa rin itong ginagawa niya.
Bakit ka mo mga kaibigan? Sa sitwasyon ito, ang hinihingi ni Lito at Vera ay ang pagpapakasal. Isang bagay na kailangan ilagay na sila sa tahimik at masayang pagpapamilya. Pero tanungin nga po kayo, magkakaroon ba ng masayang pagpapamilya itong si Lito at Vera kung hindi titibagin ni Kabisnes ang pader na namamagitan sa mag-asawang Lito at Vera at sa kanyang pamilya? Maaaring kulang ang kaligayahan na kanilang mararamdaman. Sa pangalawang video mga kaibigan, dito umugong na. Umugong na ang mga ilang mga komento, pero nanaig pa rin naman ang mga positibong comment. Pero mas nakita ko na alarma ako kasi mayroon akong mga nakita ang mga iba't ibang klaseng komento na nahook ang aking atensyon. Panoorin natin ang kasunod na video. No? Pag halimbawang nagtagumpay tayo, naging maayos, edi wala na tayo magiging problema. Nasa sunod naman, o hindi kaya agad-agad, mabalik tayo sa kanila, kasama na si Ate Vera at ikaw. Okay. Dito kung mapapansin ninyo, medyo walang excitement si Lito, ganun din si Vera. Sapagkat sa puntong ito, nakapag-decide na si Lito na hindi na ituloy ang pagpunta sa kanyang mga magulang. Bakit? Ano ang rason? No? Yun yung aking ano roon. Ngayon, nagulat nga ako kasi nag-message ka sa akin at sinabi mo na hindi ka natutuloy sa pagpunta roon at sabi mo dahil sa ayaw mong masaktan yung damdamin ni Ate Vera. Bakit pwede ka anong ibig mo? Doon tayo sa mensahe niya na ayaw niya masaktan. Itong mensahe na ito na marinig, marahil nakahook ito, nakakuha ng atensyon sa mga followers. Bakit ka mo? Kasi may mga nag-comment na dyan na sana ka-business, hayaan mo na lang. Huwag mo nang saklawin ang mga bagay na tungkol sa pamilya ni Lito at Vera. Sana ka-business, ikasal mo na lang, matatanda naman sila. Well mga kaibigan, katulad nga ng sinasabi natin, sa una pa man, may nag-trigger na sa kaisipan ni ka-business dahil sa mensahe ni Evelyn. So yun po yung missing link na hindi natin alam ano nga ba yung napag-usapan ni Kabisnes at ni Evelyn. Bakit nagpuporsigi si Kabisnes na dalhin ngayon? Nagbago eh kasi sabi nga wag muna si Vera pero ngayon si Vera isasama na. Ano ang nasa kaisipan ni Kabisnes? Ito mga kaibigan yung missing link na hindi natin maunawaan sa ngayon. Kung titingnan natin ang perspective nang bidyong ito, maaring sabihin ko na ano nga ba ito? Ba't ganito? Yung mga nag-comment, maaring nakuha ni Lito ang simpatya. Nakuha ni Lito ang damdamin ng mga taong yan. And of course, nauunawaan natin sila. Hindi natin kinukondina yung kanilang komento. Kasi kung titingnan mo, maaring sasabihin nga natin, tila nakikialam na si Kabisnes sa pamilya. Yun po yung lumabas na comment. Pero mga kaibigan, ang ginawa dito ni Kabisnes ay isang pinakamalalim na intervention. Tingin ko, nung nagkaroon ng idea at nalaman ni Kabisnes yung sitwasyon, mga bagay na hindi niya alam noon, matagal ng panahon dahil kay Lito lamang nakapaling ang kwento, dito siya na-trigger. Sa totoo lang mga kaibigan, itong sitwasyon ni Lito at Vera, kumbaga sa DSW Day, mayroon itong tinatawag na case study. Inaaral ito. At talagang malalim na proseso. At saludo ako kay Kabisnes kasi yun din yung ginawa niya. Sa kabila ng lahat na mayroon mga tumututol na irespeto na lang yung damdamin ni Lito at Vera, wag nang pakialaman yung pamilya, nagporsigi si Kabisnes na, tika, dapat pumunta kayo. Dapat pumunta kayo. Sa kabila ng lahat na mayroong mga nagbatikos sa comment section sa kanya, madaming mga komento na nangyari. Madaming mga komento ng ating mga kapatid. Pero tulad nga ng sinasabi ko, it is because nakuha ni Lito ang simpatya nitong mga taong ito. Kung hindi man talagang totally basher sila ni Kabisnes, ano po, nakuha nila yung simpatya ni Lito. Pero si Kabisnes, mayroon siyang nais gawin eh.
Yun po yung pinakamalalim na intervention. Ako bilib ako sa sistema ng pagtulong ni Kabisnes. Kasi hindi lang tinapay ang ibinibigay niya. Ang ibinibigay niya, kompletong pagbabago ng buhay ng isang tao. At naunawaan niya na kung sakaling hahayaan lang niya ito, okay, pwede naman ipakasal eh. Tama nga ho sila, matanda na sila dito at severe, pwede naman ipakasal. Kaya nga lang, eh itong katanungan, tingin nyo, magiging masaya pa rin sila. At tingin nyo, alam, kahit alam, o, alam ni Kabisnes ang sitwasyon, no? Tingin nyo magiging masaya din siya, hindi rin siya magiging masaya. Actually, parang, ang ramdam mo kay Kabisnes eh, parang, na ano nga siya eh, nakapag-isip siya na, ang tagal ko nang nangangalaga kay Lalito at Vera, pero ito pala yung kwento. So nagkaroon ngayon ng, kumbaga, isang namuong plano para kay Kabisnes na kailangan ito tibagin. Kailangan ito tibagin. At mga kapatid, doon ho sa video ng last video na yan, sobrang grabe na po ang pangyayari. Sobrang grabe na po ang pangyayari. Doon po sa last video na yan, mga kaibigan, alam niyo po, grabe ang mga pangyayari niyan. Panoorin po natin yung last video. Nawala na ba yung pupunta niya mga hindi pamilya? Pagdating na wala ng hindi pamilya pa rin. Pamilya pa rin, tama. Pamilya pa rin talaga ang ano. Kung makasama sa maman, eh, pagdating ng panahon, eh, saan katatakbo? Pamilya pa rin. O, alam ko ako naging masama sa inyong paningin dahil nagpagsabihan kayo sa inyong mga katikatan ng ulo. Sa mga gawain niyong hindi ko gusto, sinasaway ko kayo. Pero hindi kayo nakikinig. Pero yun ay kinis ko. At saka ayaw mga nakakita ko noon sa mga tinalabas niyo. Hindi tama niyo. Mag-aaway kayo. Mukha nga niya yung hindi tama yung sasamahan ng magkasama. Dito po sa pangatlong video, tila ibinuhos ng nanay ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman. Pero ang isa sa pinakamaganda rito ay yung tinatawag na acceptance na ginawa ni Lito at ni Vera. Lahat ay tinanggap nila. Lahat ay tinanggap nila. Ang mga hinanakit ng nanay, ng kamag-anak ay tinanggap nila. At nagdulot ito ng isang magandang pagkakataon. Ano po yun? Nabuhag itong pader na namagaitan kay Lito, kay Vera at sa kanyang mga magulang. E ito yung pinakamasarap na nagawa ni Kabisnes. At dito mga kaibigan, kung titingnan natin ang mga komento dito, umani naman ito ng mga positive comments. Madaming mga nagkomento dito na positive. Madami. Madaming mga nagbigay ng pahayag ng pagsang-ayon. Saludo kami Kabisnes, tama yung ginawa mo. Itong last video, ito pala. Ang tanong, doon po sa pangalawa, ano naman po ang masasabi ng ating mga kaibigan doon? Anong masasabi ngayon? Alam niyo po mga kaibigan, kung atin pong isasummarize ito, ano nga ba ang mga aral na napulot natin dito sa kwento ni Lito at Vera? Number one, tayo bilang nabubuhay sa social media, tayo bilang nandito sa social media, maaaring i-apply natin ang principle na tinatawag na think before we click. Ito po yung talagang prinsipyo na kailangan hindi kaagad tayo magbibigay ng reaksyon. Kasi maaaring makapagdulot ito ng kalituhan sa buong komunidad. Tingnan muna natin ang mga kasunod pang mga pangyayari. At doon sa dulo ay maaaring doon tayo magbigay ng ating konkretong reaksyon. Pangalawa, isa sa magandang punto na nakita ko rito kay Lito at Vera ay yung acceptance. Pagpapakumbaba. Isang bagay na hinangaan ko sa kanila. Lahat ng kanilang mga sinabi, tinanggap nila. Maging ang mga maling sinabi nila at impormasyon na itinapo nila kay Kabisnes. At dahil dyan, nawala ang puot sa damdamin ng ina
ng kanyang mga kapatid. At maging si Kabisnes ay naging masaya. Si Mrs. Kabisnes ay naging masaya. Tila kinalimutan nila ang mga nakaraan. Bagkos, parang nasabi ni Kabisnes, "Yes, we got it." Nakuha nila ang punto na dapat mangyari. Siyempre mga kaibigan, isang aral din na nakita natin is yung desire ni Kabisnes na baguhin ang mga pangyayari. Kasi ano na lang ang nangyari dito kung si Kabisnes ay nagpadala doon sa mga komento nung nasa kalagitnaan par lang ng takbo ng kwentong ito. Sa pangalawang video, kung nabasa na niyan at sabi niya, "Oo nga, no? Pwede bang ganito?" Di ba? Kung ganun ang kaisipan ng isang Kabisnes, hindi maaaring makarating sa ganitong sitwasyon na kung saan naging masaya ang bawat isa. Saludo ako sa Kabisnes family. Pinatunayan natin mga kaibigan, pinakita lang ni Mr. Kabisnes na ang intervention na kanyang ibibigay ay hindi lang sa larangan ng pagtulong ng pinansyal at mga bagay-bagay, kundi isang malalim na intervensyon na pwedeng makapagpabago sa sitwasyon o kasalukuyang sitwasyon ng isang pamilya. Yan ang Kabisnes. Salamat po, Kabisnes. Napakasarap. Kaya nga ho mga kaibigan, sa mga naririnig o makikinig nitong reaction, kung nakaabot kayo sa puntong ito, pakisubscribe po natin, Kabisnes Official, and then Papa Dins. Bakit ka mo mga kaibigan? Pagkat ang pagtulong na kanilang ibinibigay ay hindi pakitang tao lamang. Salamat po. Salamat. At this time, sa pagkakataong ito mga kaibigan, sigurado tayong magiging masaya si Lito at Pera sa kanilang pagsasama. Sa mga kaibigan natin na nagbigay ng mga komento, naway, masabi kong iyan lamang ay kaparti ng inyong karapatan sa pagpapahayag. Pero sana, tulad ng sinasabi ko, sa susunod na mga pagkakataon, pag nilay-nilayan muna natin bago tayo magbigay ng komento, sapagkat ang komentong ating ibibigay ay maaaring makapagbigay ng lason sa kaisipan at kamalayan ng komunidad na ating ginagalawan. Yan po ang Kabisnes family. Malaki na po ang pamilyang ito. Sa muli po mga kaibigan, maraming salamat. Salot, Mr. Kabisnes, Mrs. Kabisnes at sa mga kagwang. Saludo ako sa ginawa mong intervention na ito. Ako po muli sa Taong Galang mga kaibigan. Sana po ay inyong naibigan itong reaction video na ito. Pero bago po tayo magtapos, sana po huwag natin kalimutan i-follow Kabisnes Official, i-follow po natin Papa Dins, Kabisnes Family. And of course, gusto ko rin po, bago tayo magtapos, gusto ko rin po iklaro ang lahat. Ito'y paglilinaw mga kaibigan, na bagamat ako po ay binigyan ng pagkakataon at karapatan ni Mr. Kabisnes na magreaksyon sa kanyang mga video, lahat po ng aking mga sinasabi ay opinion ko. Hindi po niya sinasaklawan ang lahat ng mga ideya na gusto kong ibigay. Tulad ng sinasabi ko, ang reaksyon ko pong ito o ang mga reaksyon pang darating ay mula po sa akin. Ang kanyang papel lamang sa akin ay pagbibigay ng karapatan na makapagbigay ng reaksyon. Pero kung ano po ang aking sasabihin, yan po ay mula po sa aking sariling opinyon. Ako po muli si Taong Gala mga kaibigan. Paalam pansamantala.